Good day! I am Rich Sanivone De Vega and I am your presenter for today, and I will discuss to you about the curriculum map in Araling, Panlipunan for primary grades. But before that, let me discuss to you first what is Araling, Panlipunan or social studies in English. When we say Araling, Panlipunan or social study, it is the study of people, the community or the society, and how we the people deals with other people or build good relationship with other people despite of our similarities or the differences we have, the diverse cultures we have. And Araling Panlipunan or social studies, it's not just only teaching us how to be knowledgeable and skillful, but it most importantly it teach us how to be a good person, how to be a good citizen. So I will now discuss to you about the curriculum map in Araling Panlipunan for primary grades. So basically, primary grades are from kinder up to grade 3. And the content of my discussion for today consists of the major components of curriculum map, which is the content standard, performance standard, and learning competencies. When we say curriculum map, it is the plan or the map for the teachers or the guide for them in the process of learning outcomes to be achieved by the learners. So basically, it expected to achieve the goals of the curriculum, which is to provide a functionally literate and well-developed Filipino. Basically, this Araling Panlipunan, it's not just only giving learnings or knowledge to the learners, but most importantly is to develop them to be a good citizen. Then now, I will discuss to you one by one the flow of the topics or the daloy ng paksa from grade 1 up to grade 3. What are the contents, content standard, performance standard, and learning competencies. Then now, let's begin from the grade 1 or baitang 1. So, ang daloy ng paksa dito ay nakapaloob sa ako, ang aking pamilya, at ang aking komunidad. So basically, the learning standard here, it is expected that the learners manifest their understanding about their own self as a member of the family, as a member of the community and the society, and how to deal with a changing environment and how to deal with other people as they know how significant their identity as an individual and as a member of the society. So basically, from the curriculum map or the guide of the Araling Panlipunan in primary grades from the grade level 1 or baitang 1, the content here is the pagkilala ng sarili, pagkilala sa sarili. Dito na nakapaloob yung mga basic informations ng isang bata o ng isang tao. Nandiyan na yung anong pangalan nila, edad nila, taga saan sila. Kumbaga yung pagkakakilanlan or identidad ng isang bata. Na hanggat bata pa sila, nasa grade 1 pa sila, dapat na nating turuan ang mga bata na kilalanin ang kanilang sarili. Nang sa ganun, they can apply it in their life and they can deal with other people. May ma-share sila kapag nagbi-build sila ng good relationship with other people and how to deal with the community and the society. Then next, the content standard. The content standard, ang nilalaman nito ay ang mag-aaral ay naipapamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang Pilipino gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago. Sa content standard, nilalaman naman nito ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili o pag-unawa sa sarili. Nang sa ganun, with the concept of changing environment, they know the significance of knowing oneself
of knowing their identity as an individual and as a member of the family and the community and as well as the society. For them to be to have a good relationship and how learn how to deal with the issues, how to deal with other people as they know themselves. The next, the performance standard. Ang mag-aaral ay buong pagmamalaking nakapagsasalaysay ng kwento tungkol sa sariling katangian at pagkakakilanlan bilang Pilipino sa malikhaing pamamaraan. So, sa performance standard, dito na nakapaloob yung pag-apply nila in a creative way. Kumbaga, ikikwento nila, isasalaysay nila yung mga information or mga karanasan nila bilang pagkilala sa kanilang sarili. Dito na nila na-i-apply yung content standard or yung content or learnings or knowledge na kanilang nalaman. At dito naman sa learning competencies, nakapaloob dito, nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sarili. Sa learning competencies na ang mga mag-aaral ay kilalang-kilala na nila yung sarili nila. Maaari na nilang sabihin kung anong pangalan nila, magulang nila, kaarawan nila, edad, tirahan, paaralan, at iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang Pilipino. At ngayon naman, dadako naman tayo sa baitang 2 o ikalawang baitang na ang dayo ng paksa dito ay ang aking komunidad ngayon at noon. So, it is expected that the learners can manifest the understanding about the community they belong and how or what is the past or the cultures and traditions and how are the people back then and up to the present. And in that way, they know how significant knowing one's community in the past and up to the present. So, ang nilalaman nito ay ang mga bakas ng kasaysayan sa komunidad na kinabibilangan. So, the content or nilalaman ng curriculum sa baitang 2 ay ang pagkilala sa komunidad. So, from the grade 1 o baitang 1, na kikilalanin ang kanilang sarili, ngayon naman, madadagdagan ang kanilang kaalaman. Hindi na lang sa kanilang sarili, kundi kikilalanin naman nila ang komunidad na kinabibilangan nila. The content standard naman ay ang mag-aaral ay naipapamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Dito na sa content standard, malalaman na ng mga mag-aaral o maituturo na, na sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng komunidad sa kanilang buhay, ng komunidad na kinabibilangan nila. Sa performance standard naman, malikhaing nakapagpapahayag, nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Dito na mai-apply ng mga bata ang kanilang pagkamalikhain o ang mga nalalaman nila tungkol sa kahalagahan ng komunidad na kinabibilangan nila. Dito na nila masasabi o maisasalarawan sa harap ng klase o sa ibang tao na ang kahalagahan ng komunidad sa kanilang buhay. And last, the learning competency ay nauunawaan ng ang konsepto ng komunidad. Dito na papasok yung pag-unawa o natutunan ng mga bata tungkol sa konsepto ng komunidad. Una, nasasabi ang payak na kahulugan ng komunidad. O masasabi na ng mga bata kung ano ang kahulugan o payak na kahulugan ng salitang komunidad. At nasasabi na rin nila ang mga halimbawa ng komunidad. Nakakapagbibigay na sila ng mga halimbawa from the content standard, and the performance standard of the grade 2.
So ngayon naman, tatalakayin natin ang pinakamataas na antas o baitang sa primary grades, ang baitang 3 o 3 baitang, na ang paksa ay nakapokus sa ang mga lalawigan sa aking rehiyon. Dito, naipapamalas ng mga mag-aaral ang malawak na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga komunidad sa rehiyong kinabibilangan. Mapakultura man yan, katangiang pisikal, pangkabuhayan, at politikal sa pamamagitan ng mga konsepto ng pagpapatuloy at pagpapabago. Sa content ng Paitang 3 o nilalaman, ang halimbawa nito ay ang kinalalagyan ng mga lalawigan sa aking rehiyon. Dito na nakapokus, malalaman ang mga kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyong kinabibilangan. Mapag-aaralan rin nila ang mga batayang heograpiya, gaya ng direksyon, relatibong lokasyon, distansya at anyong tubig at anyong lupa. Ganyan rin sa kagamitang mapa. Mapag-aaralan rin nila ang mapa ng rehiyon, demographic map at population map. Sa content standard naman, dito nakapaloob ang mag-aaral ay naipapamalas ang pag-unawa sa kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyong kinabibilangan ayon sa katangiang geographical nito. Dito sa content standard, malalaman o mapag-aaralan ng mga mag-aaral ang malaking pag-unawa o mapapamalas nila ang pag-unawa sa mga kinalalagyan ng mga lalawigan na sa rehiyong kinabibilangan nila. Sa performance standard naman, ang mga mag-aaral ay nakapaglalarawan ng pisikal na kapaligiran ng mga lalawigan sa rehiyong kinabibilangan gamit ang mga batayang impormasyon tungkol sa direksyon, lokasyon, populasyon, at paggamit ng mapa. Sa pamamagitan ng mga nilalaman o sa kagamitan ng mapa at batayang heograpiya, sa performance standard, ang mga mag-aaral ay may papamalas nila ang mga natutunan nila at may lalarawan nila ang katangiang pisikal ng mga lalawigan sa mga rehiyong kinabibilangan nila. And last, the learning competency. Dito naman ay papaliwanag na ng mga mag-aaral ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan, gaya ng katubigan at kabuntukan at marami pang iba. So, ilan lang yan sa mga halimbawa ng mga major components ng curriculum map sa Araling, Panlipunan sa primary grades. So, habang tumatagal o habang tumataas ang kanilang level ng baitang, lumalawak rin ang kanilang kailangang malaman sa curriculum na ito. Gaya ng unang hakbang ang pagkilala sa sarili, pangalawang hakbang ay pagkilala sa komunidad na kinabibilangan at ang pangatlong hakbang ay ang pagkilala sa mga lalawigan sa rehiyong kinabibilangan. So, palawak na palawak habang pataas naman ang level ng kanilang baitang. So, ang mga major components of the curriculum ng Araling Panlipunan for primary grades ay nakabibigay ng mga importante sa buhay ng mga mag-aaral, which are very essential in a curriculum to be achieved by the learners to gain not only the knowledge but also skills to be able to apply in their everyday life, as well as the attitudes and values they learn along with the process or the teaching and learning process to be a good citizen. Then again, I am Ritzan Yvonne De Vega, your presenter for today. Isa lang ang gusto kong kintal sa isipan ninyo. Ng Araling Panlipunan, studying Araling Panlipunan is not just only gaining knowledge and skills from it, but more importantly, it is gaining values and attitudes to be a good citizen, to be a good person, and have a good moral and right conduct. And we can apply that in our real life situation, just like the contents of the Araling Panlipunan curriculum that
It is the study of people and how we, the people, deal with other people and deal with our society. That's all for today. Thank you for listening.